Dahil sa ipinataw na excise tax ng tax reform law sa petrolyo, 2 pesos at 80 centavos ang magiging dagdag sa kada litro ng diesel, 2 pesos at 97 centavos naman sa gasolina. Wala pang opisyal na anunsyo kung kailan ito mangyayari dahil depende raw kung kailan magkakaroon ng bagong stocks ang mga oil company. Kaya huwag kang magulat, ang pagtaas kasi sa presyo ng produktong petrolyo pwedeng magresulta sa pagtaas naman ng presyo ng bigas, ayon sa National Food Authority. Bago mo kasi mabili ang bigas sa palengke, ibinabiyahe pa yan mula sa bukid. Siyempre kasi lahat naman to dadaan sa transport system. Lahat from the farms to the markets talagang magkakaroon ng additional cost on fuel. Pero sabi ng NFA, hindi dapat gaanong sumipa ang presyo ng bigas dahil wala namang rice shortage ngayon. May 3 buwang stock pa raw tayo hanggang anihan sa Abril. Dahil wala namang price control sa bigas, ang pwede lang gawin ng gobyerno ay tapatan ng NFA rice ang mga mas mahal na commercial rice. Magpapabaha kami ng supply doon sa mga lugar na matataas yung presyo para mabalanse. Sa totoong buhay, hindi lang presyo ng produktong petrolyo ang nakakaapekto sa presyo ng bigas. Middleman ang sinisisi sa pagtaas ng well-milled commercial rice noong 2017, kung saan may 71 centavo average increase sa kada kilo mula Enero hanggang Disyembre. Kaya ang ibang rice retailers sa halip na mahalan ang benta, niliitan na lang ang tubo. Mahirap po pag tinaas po namin, hindi kami mabibilhan. Sa loob ng 5 taon o mula 2013, 7 piso na ang itinaas sa kada kilo ng well-milled commercial rice. Para sa marami nating kababayan, basta nagmamahal, kokontian na lang ang kakainin. So minsan wala na akong ulam, bigas na lang. Maki Pulido, Nakatutok, 24 Oras.